Nag-book na ng mas maagang biyayang ilang uwi ng probinsya sa mga bus terminal ang mga dumadaan naman sa expressway, diretsyong biyahe na pagkagaling sa trabaho para hindi maipit sa mabigat na trapiko. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Alas 11 pa lang ng umaga, bumiyahe na ang pamilya ni Joshua papuntang Lubao, Pampanga. Doon kasi nila gugunitain ang undas ngayong weekend. Kasama pa nila ang kanilang dalawang alagang aso sa biyahe. Talagang umuwi kami pagka undas. Inagahan namin kasi inaasahan namin yung dagsa ng sasakyan. Ilan lamang sila sa mga maaga ng bumiyahe lalo't karaniwang bumibigat ang trapiko sa North Luzon Expressway tuwing mag-uundas. Kaninang tanghali lang may pagbagal na mula sa Balintawak Toll Plaza. Bukas, maging ganyan din po yung ating sitwasyon. As early as before 5 a.m. po siguro hanggang mga 2 p.m. At yun, meron din po kasing event na gaganapin dito sa Ciudad de Victoria sa may Philippine Arena. Sunod-sunod na rin ang dating ng mga pasahero sa ilang bus terminal sa Quezon City. Si Juvelin, imbis na hapon ang biyahe pa Isabela, nag-rebook pa para mapaaga ang alis. Di bali na raw na may dagdag sa pasahe. Mas better na advance po para po hindi natin ma-select pag may ganyan may umuuwi. Iba naman ang sitwasyon sa terminal na ito na may mga sakay papuntang Bicol kung saan matumal na ang mga pasahero. Dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Christine, hanggang 3 oras daw ang nadadagdag sa kada biyahe ng mga bus. Kapilang sa mga sasakay pa Bicol si Marco na 1 linggo na raw na delay. Matagal ako nakahanap makabook ng ticket. Kasi nga ilang days na din nag-cancel yung mga biyahe, tapos medyo mahal din yung eroplano. Halos 800 bus ang binigyan ng special permits bilang tugon sa dagsa ng mga pasahero ngayong undas. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.